Hello, what's up mga kalods? So, nagbabalik na naman tayo. So, wala nang intro-intro mga kalods dahil hindi maganda yung nangyari sa atin kahapon. Nasita tayo ng pulis and nagmumulta tayo ng 500 reals. So, medyo nakapanghinayang kasi nga medyo malaki-laki din siya. And gusto ko rin maging ano to mga kalods, so, maging aware din kayo or mga kalods natin na mga drivers dito sa Saudi na maging paalala na rin to sa inyo mga kalods. So, so, ang nangyayari kasi sa akin kahapon mga kalods, National Day kasi din na dito hanggang ngayon. And napakaraming pulis. So kahapon natsambahan ako habang nagdadrive ako ng sasakyan. Binubusinahan ako ng pulis sa likod. Akala ko naman kung ano lang. So ako pala yung binubusinahan. And ayun nga, pinarahan ako and binahinto. And alam nyo kung ano yung naging problem na ako mga kalods is this one. So itong tint na itim, bawal to itong mga kalods. Kaya kahapon pinatanggal na rin sa akin itong tint na to. Kita nyo naman yan, yung dito sa gilid medyo puti na. And yung umaga natanggalin pa natin itong tint na itim na to. Kasi daw pagka nahuli ulit mamaya, dagdag 500 na naman. So malaki-laki yung mga kalods. So kita nyo naman yun. Ayan o, so ito tatanggalin pa natin ito mamaya. Kaya punta muna ako ng shop and tatanggalin natin yung tint na ito mga kalods. So ayan mga kalods, na magdadagdag na rin ako para ano na rin, dagdag kaalaman na rin sa mga baguhan dito sa Saudi mga kalods, no. So bali yung ano pa dito mga kalods, yung dapat din nating ingatan dito is yung mga violation din ng overspeeding. Kasi yung overspeeding dito marahil siguro ngayon lumaki na rin, baka dati kasi 300 lang yon, ngayon baka lumaki-laki na rin yon. Kasi nga dati itong tint na to 300 lang to eh, ngayon naging 500. So ingat-ingat na lang tayo mga kalods. And sana nag-PM na rin kasi ako dun sa ano, sa amo ko na ganun nangyari kanina kasi wala siya dun sa shop. So sana sagutin nyo na lang. Ang problema kasi mga kalods, dati kasi pagka nahuhuli kami dito, yung ano, yung babayaran nito diretso sa kampanya namin, sila magbabayad. Eh nangyari kahapon nung nahuli ako, diretso sa akin, diretso sa ano ko, sa parang account na, namin dito ba sa Murur. Tawag kasi dito sa parang LTO dito is Murur. Kaya yon, yun yung pinaproblema ko kung sa akin ako magbabayad kasi nga nasa pangalan ko yung ano, violation. So sana sa amo ko na lang magbayad. And ano ba mga kalods, meron pa pala yung hitting the red light dito mga kalods, sobrang laki din, no? So hindi lang siya 100,000 siya mga kalods. So 3,000 mga kalods, no? So 3,000 real, napakalaki. Hitting the red light dito, pag alanganin kayo, huwag nyo nang pilitin yung red light kasi sobrang laki ng babayaran, 3,000. And pag hindi mo pa yun nabayaran within a month, magiging ano siya mga kalods, magiging 6,000 real. So kita nyo naman ang laki, no? Within a month, pag di mo lang binayaran, magiging 6,000 siya. Kaya sobrang sakit. Kaya ingat-ingat sa mga kalods natin dyan na magsa Saudi or trabaho nila dito is mga driver. So ingat-ingat tayo. And ito ah, tint. Dati kasi hindi ko lang pinapansin to, hindi na namin pinapansin ba? Kaya ngayon natsambahan tayo. So wala, dapat patagalan namin tinanggal to. Pero 3 years na yan nandito eh. Company car naman to. So ayan, tapusin ko muna to mga kalods. And dyan na lang muna kayo. Balik na lang mamaya. And hintayin na lang natin yung chat ni boss kung siya na magbabayad ng 500 reals ko. Sana siya na lang magbayad. So ayun mga kalods, tapos na natin tanggalin lahat ng tin, no? And good news kasi nag-message na yung boss ko and sabi niya wala daw problema, siya na lang magbabayad. Ayos,
makakatulog tayo maayos ngayon kasi nga si boss na daw magbabayad. And sabi niya tanggalin na lang daw as soon as possible para hindi na sunod pag-appellation ulit. Kaya yun, so thank you so much. And hindi naman tayo magbabayad, kaya paalala na lang din yun sa mga ibang kalodis natin o mga OFW na nandito sa Saudi na merong sasakyan or mga nagda-drive dyan. Kasi kung sino lang nagda-drive, siya na ngayon yung magbabayad. Di kaya dati na kung kasino yung may-ari ng sasakyan, sa kanila mapunto kung tayong violation. Kaya ayun, so thank you so much. And bago natin tapusin itong video na to, mag-shoutout muna tayo. So shoutout kay Eric Salo, kay Delicious Me, kay Marlon TV Dot, kay John Puma, kay Trixie, and sa Reunion Family, ano? Or Reunion Family, ayun. So shout out sa inyo and maraming salamat sa pag-suporta. So thank you so much mga kalods, and see you in my next video. Bye-bye.